ang balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang matinding bakbakan sa pagitan ng Regis Pro Grey kalaban si Soraya para sa WBC Super Lightweight title, kung saan round 1 pa lang mga idol, nagkatamaan na kaagad ang dalawang fighter. Subalit bago matapos ang round, natamaan ng solid si Pro Grey, pero hindi tinawagan ang knockdown ng referee mga idol, dahil nadulas lang daw ang kampiyon. At pagdating naman sa round 3 mga idol, nakabawi kaagad si Pro Grey ng malakas na kanan na kinabulagta din ni Soraya. At simula nun mga idol, mukhang natakot na yata si Soraya sa laban. Takbuhin na kasi ito sa ibabo ng lona. Nagmala Floyd ang galawan nito na suntok sa bayakap kay Pro Grey. Subalit habang tumatagal ang laban mga idol, kahit takbuhin itong si Soraya, nakakapuntos naman ang kanyang jab sa laban. Hindi kasi maabutan ng kampiyon ang challenger dahil sa haba ng kamay nito. Pero buti na lang mga idol, nakabawi si Pro Grey sa round 11 at 12, kaya nakuha nito ang panalo via split decision. At nanatili pa rin sa kanya mga idol ang kanyang titulo. Subalit sa pagkapanalo ni Pro Grey mga idol, marami ang hindi natuwa ng mga boxing fans at mga kilalang personalidad sa boxing sports. Dismayado sila hindi dahil nanalo si Pro Grey via close fight kay Soraya. Maraming dismayado dahil mahinang galawan ang pinakita ni Pro Grey mga idol sa laban. Marami ang nag-rate mga idol sa WBC champion na hindi daw sila nakakalayo ng galawan ni Rolando Romero, ang WBA world champion, na nakuha din ang panalo sa isang maling decision. At may mga boxing experts pa nga ang nagsasabi mga idol, dahil sa pinakita na galawan ni Pro Grey, walang duda daw pinaghaharian ni T.U.P. Mo Lopez Jr. ang super lightweight division. Well, kumpara naman sa atin mga idol, kung sakaling mangyayari ang matchup ni Regis Pro Grey kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao para sa kanyang comeback fight na nauna nang pinag-usapan noong nakaraang buwan, masasabi talaga natin mga idol na malaki ang tsansa ni Boss Manny na agawin kay Pro Grey ang kanyang titulo sa bakbakan kahit pa na 44 years old na ang Pinoy. Ibang level talaga mga idol ang galawan ng dalawa. Para sa atin, angat pa rin si Pacman kung galawan lamang ang pag-uusapan. Palagay natin ang pag-asa lang para manalo ni Pro Grey sa Pinoy legend. Kumapagod na talaga ang Pinoy dahil sa edad nito, pero sa suntukan, malamang tatanggap ng umuulan na suntok ang WBC champion galing sa mga kamao ng nag-iisang 8th Division World Champion. Sa kabilang banda naman mga idol, dating sparring partners ni Pacman at si Temsu, panalo sa laban kontra kay Carlos Ocampo via knockout sa round 1. Marami nga po mga idol ang nagulat sa bagsik na pinakita ni Temsu. Talagang unang tunog pa lang ng bell sa laban, inatake kaagad nito si Ocampo. Pinulbos niya ito hanggang bumagsak ito sa ibabo ng lona. Kung nakatayo man si Ocampo sa unang knockdown, hindi niya na ito nagawa mga idol sa pangalawang bagsak niya sa ring. Nawala kaagad ang ulirat ni Campo dahil sa pataman ni Temsu, kaya kaagad tinigil ng Pinoy referee ang laban. Baka kung nga hayaan niya na ituloy pa ang laban, baka kung ano pa ang gagawin ni Temsu sa kanyang kalaban sa bakbakan.